Food trip? Left trip? Kung sa Divisoria may 168, dito naman sa Orchard may 268. Wale. Okay, let's go. At kung ano-ano pang trip. At dahil first timer nga tayo dito sa Singapore, samahan niyo ko. Let's go! Excited na! Pero bago ang lahat, ano-ano nga ba ang mga requirements na kailangan para makapagbiyahe out of the country? Nandiyan ang Philippine Government Health Declaration, Singapore Health Declaration, Flight Information, Singapore Arrival Form which is available sa airport pero para mas less hassle, mag-print ka na rin. At syempre, nandito pa lang sa airport pero simula na agad ang gastusan dahil may babayaran kang international travel tax na worth 1,620 each. O diba? Bongga! Kompleto na! Let's go! Hoy! Nandiyan pala kayo! Hello! It's a beautiful rainy day! Yes, umuulan dahil very unpredictable daw talaga ang weather dito sa Singapore! Finally! Nandito na tayo and kaya naman very excited ako to explore this country because this is actually my first time. And another thing, this is an extension of my birthday celebration. Ah, diba? Hindi na natapos ang birthday celebration. Girl, nakakaloka ka. Pero alam mo, dami kong naririnig yung mga gandang salita about this country. Malinis, organized, peaceful, and safe. Kaya naman, excited tayo dyan. And yesterday, dumating kami around 2 a.m. Madaling araw na yon. Dapat talaga 7:30 p.m. Nakalipad na kami. But you know what? Tagal dumating ng aircraft. So, naghintay pa kami ng matagal. My goodness. I think around 11:30 kami nakalipad. But it's okay. Hindi tayo dapat papatinag sa mga ganyang pangyayari. And ang daming-daming tao sa airport. And I guess because slowly nag-open up na talaga ang kamunduhan. 2 years tayo na talagang nag-stay lang sa bahay. So I guess everybody is so excited to just explore the outside world again. Diba? First up, Sentosa! Napakalinis ng daan. This is the view from the train na sinasakyan namin. Grabe, ang ganda ng train station nila dito. Napakalinis. Tapos, basta mapapasana all ka na lang talaga. At walang driver. Ito nasa dulo na kami. Hey guys! So right now, nandito tayo sa Sentosa. And ang first na bibisitahin natin dito at ay ang Universal Studio. So, sabi nga nila, at naririnig ko na marami daw talagang lakaran ang magaganap ngayon. So, you have to wear yung pinaka-komportableng shoes para mas ma-enjoy mo ang galaan. And at the same time, super init. Kaya, don't forget to bring your water, umbrella, ayan, extra shirt. Baka kasi mag-amoy ka. Oh my goodness! Sa picture ko lang ito dati nakikita. I'm so happy. Grabe, unang bungad pa lang sa Universal Studio, napawaw na ako. Eh kasi naman, this is the Southeast Asia's first and only Universal Studio theme park. Bongga, ba? Diba? Located ito sa Resorts World Sentosa. Kakayanin pa natin yan! OMG! Yeah! Ikaw dyan! Nako, kakayanin mo ba ang ganitong klaseng rides? Alam nyo ba na ang Universal Studio ay may 7 blockbuster movie and television series theme zones with 24 exciting rides? At ito na ang Transformers The Ride, ang inuna naming sakyan. My goodness! The Ultimate 3D Battle! Nakakaloka dahil para talagang hinahagis ka! Grabe! Thrilling! After nga ng Battlestar Galactica, eto na, naglibot-libot na at nagtingin-tingin, ano pa bang meron dyan? Okay, totoo ang balita. Talagang mainit. Pero ilalaban natin to. So push! A whole new world! Charis! Eto na nga, nagpunta kami sa castle. At eto na ang ganap. Kapag wala kang mahagilap na magve-video sa'yo, aura-aura ka na, o diba? Tapos ikaw rin ang pipindot ang camera. At eto na nga, first encounter ko with Shrek! Uy! Kililig!
Parang masama tuloy yung tingin sa akin ni Maring Fiona. Ikaw naman kasi Shrek. At pagkatapos kumanggulo sa castle nila Maring Fiona, nagsasayaw muna ako. At another kumari na naman ang mga na-meet ko. Ito naman si Maring Elmo. Gaya-gaya naman ang posing. Uy! Santolan Station. Santolan yarn. Pakiusap po, wag po natin pigilan ng pinto sa pagsasara. Pare-pareho po tayo maabala, ma'am sir. Next train na lang po. Oo nga pala. Medyo napaos ako guys. Kasi kahapon nagsisigaw ako sa mga rides sa Universal Studio. Nakakaloka. Okay, so ngayon nandito kami sa Jurong East. Kakababa lang namin, magmo-molling kami. Taray! Molling naman ang peg ngayon. O, diba? Mag-iikot-ikot muna. Pero before that, magla-lunch muna kami. Dahil gutom na si girl. Hindi pa nag-aalmosal. O, diba? Ganda ng train dito. Amazed na amazed pa rin talaga ako. So mamaya, papakita ko sa inyo kung saang mall tayo pupunta. Let's go! Okay, so minit namin yung ibang friends namin dito. And sabi nila, if you're looking for some great deals, ito na nga ang mall na pupuntahan natin. Ang tinatawag na Inday. Medyo mahal. Charet! Habe, wale. Wale na. Sige, pigilan na lang natin ito. Magaganda, oo. Pero ganun din naman pala mga presyo. Ganun din naman pala pagka nag-convert ka. Ito last chance. Yes. Mabibili mo rin naman sa Pinas to. Akala ko naman mga tiyangge ang pupuntahan. Hindi naman pala. Pero siguro ganun talaga pag kuripot ka. Eh kasi kuripot ka naman, girl. Pero hulaan niyo na lang kung ano mga nabili ko. And in fairness, meron din naman talaga mga sale at mga ganda ang mga items. Kaya naman kung trip mo ang shopping, go! Mag-ice cream na lang tayo. Ay, saog na pala ako. Pero okay lang yan. Minsan lang naman. Pag minsan, okay lang yan. Wala namang problema doon. Mabirip lang, mabirip! Mabirip lang, mabirip! Shucks! Paus pa rin ako. Nag-soundcheck lang ako. Alam mo, ito talaga yung dinadayo ko eh. Ayan o, wala niya sa atin o. Tada! Paparapapa! Ayan ang dadayuhin ko. Yes! Okay, pack up! Change location naman tayo. At hindi dyan natatapos ang galaan. Marami pa tayong iikutin. Go, girl! Grabe, kanina pa kami naglalakad dito. And ang gaganda ng mga structure, ng mga architecture, ng mga gesture, ng mga juncture. Ano pa mga churcher yan. But seriously, ang ganda ang linis. And baka nagtataka kayo, bakit hindi ako nakamask, nasa labas ako. Dito pala, it's your choice if gusto mong magmask, as long as nasa labas ka. But of course, pag nasa loob, bawal, required pa rin talagang magmask. Teka lang, may nakakuha na naman ang attention ko. Alam mo, pangalawang ice cream ko na to for today's day. Oh, ano na, yung paus natin, kaya pa ba? Let's go. Sarap yan. The $1 ice cream. Yun. Pagkatapos lumafang ng lumafang, syempre hindi pwede hindi natin pupuntahan ang iconic statue ng Singapore, ang Merlion. Okay, so nandito tayo sa national symbol ng Singapore, ang Merlion. And ang mga nakikita natin siya ay lumang. Pag this time, dumila naman tayo. Kung ano-ano na naman ang ginagawa mo dyan, girl. Pero kitang-kita nyo naman kung gaano ka-enjoy ang mag-ikot kahit medyo mainit dahil may mga nakaredy rin naman na refreshments sa tabi. Uy, fresh fruits! Okay, so nandito tayo sa Ayala, Greenbelt. Tare, ikaw ka lang! Nandito tayo sa Raffles and Business District ng Singapore. Yee! Ulaga. Ako ulit. Hello! Ito na!
ready na ulit magtaka. Nagpagutom na tayo. So, naglakad. After maglibot ang maglibot, eto na nga, nandito tayo sa isang food hub, kilalang food hub dito sa Singapore, kung saan napapaligiran tayo ng napakaraming pagkain. Iba't ibang klase ng pagkain. So, chichibog na naman tayo dito sa Newton Food Center. Let's go! Hi, masisira talaga ang diet mo, lalo na't napapaligiran ka ng mga iba't iba at masasarap na pagkain. Sugar lemon with that. Hindi ko naiintindihan talaga. Ayun, sugar cane, lemon. Sugar cane with lemon and M&M's. Masarap. Nakahanap na tayo ng mauupuan at last. O, diba? Palaputan tayo. Ito talaga yun. Ako ang mananalo. Panalo-panalo talaga ang first part ng aking Singapore trip. Kaya naman, more chikahan, more food trip at dadaling ko kayo sa Singapore Zoo. At marami pang first time moments, abangan sa part 2. Thank you so much for watching.